Hello? Hi. Ayaw mo sumagot, ha? Sino to? Mau po. Mau. Mau, pakilang kasi yung boses. Okay po. Yeah, Mau. Po. Yan. Ilang taong ka na, iha? 20 po. 20. Saan ka sa Caloocan? Sa may, ano po, Pisamora. Pisamora? Opo. Okay, Pisamora. Malapit yan sa may 10? Po. 10th Avenue malapit? Opo. Doon sa may kanto ng Andox? Opo. Tama, di ba? Tama, di ba? Opo. Sa may Central? Opo. Malapit sa Pangit? Bakit? Malapit sa Pangit? Opo. Sa Comun? Saan malapit? Sa Pangit o sa Comun? Sa Comun po. Ah, sa Comun. Yung ano, yung kanto pa kanan mo, ang bakery yung kanto bago kumanan. Opo. Yung mga nagbibenta, ang tawag sarap, ga. Tama. Pag umili ka, tatawag, ga. Anong sa'yo? Pabilin putok. Ganun. Ay, wala eh. Bago ligo kami lahat. Ganun. Anong ginagawa sa buhay ni Mau? Wala po. Nag-aalaga ng anak. Ano yung anak ka na? Opo. Ay, baka. Ilan taon na anak mo? Magdadalawa po, February. Magdadalawang taon. Asan na mister? Nasa kanila po. Ay, ayun na yung problema. Meron po. Kwento ka na. Nakabanak. Ay, di next week na to. Okay na. Huwag ka next week, ha? Ano po? Tutuloy pa tayo. Sige. Game! Ano, hindi po kami nagsasama. Tapos, wala po siyang trabaho. Okay. Yung aso, ten, napakain niyo na ba yan? Gabi na, uy. Pwede mo niwala sa patandang kasabihan ng aso, pakainin sa gabi para magdamag daw gutom, para hindi matulog, para magbantay sa magnanakaw ng darating. At sa probinsya, di ba paniniwala sa aming probinsya yan? Pag gabi daw, pakakainin ng aso, para magdamag gising kasi gutom. Mga kaibigan, nagkaka-ulcer po mga aso. Ha? Baka para lang po alam nyo, parang tao, may bito ka rin yan, tigit sa lahat, di ba? Aso po yan. Pakainin mo hindi, pag may dumating na magnanakaw, tatahol po yan, pusa. Ay, sorry ate, mas may ano. May aso kayo? Opo. Anong lahi? Opo. Ha? Wala. So nakarehistro ng ano yan, election yan, saan bumoto yan? Anong presinto yan? Sa may central yan, no? Anyway, ate, kwento ka na. Gano'ng katagal yung relasyon niyo mag-asawa? Po. Okay lang, oh, sige. Sabi ko, gano'ng katagal yung relasyon ninyo? Ano po? Apat na taon. Apat na taon. So, dalawang taon kayo mag-jowa, nabuntis ka. Ay, hindi. 1.5 years kayo mag-jowa, tama? Opo. Nabuntis ka. Opo. Mula noon, walang trabaho. Wala. Sino bumubuhay sa anak mo? Ako lang po. Anong trabaho mo? Wala rin po. Saan ka kumuha ng pambili ng ano? Ng... Ano po? Breastfeed po. Dalawang taon ng breastfeed. Eh, siyempre, may pangangailangan yung check-up, diaper, vitamins. Opo. Saan nyo kinukuha? Po? Gusto mo salatan mo na lang ako? Kasi babasahin ko. Nag-reply naman talaga ako eh. Medyo po hindi ko kasi marinig. Ah, ganun ba? Masagyan. Anong kulay ng gate niyo papuntahan? Malapit ka ba sa Humps? Sa may ano po? Sa may... Kanto po ng Pisamora. Ah, sa kanto ng Pisamora? Sa may bakery? Opo. Yung may gawaan ng motorsiklo? Opo. Ay, pusa. Ano ba ito alam? Yung paglumabas sa highway, pag kumanan ka, hospital yun, pag kaliwa mo, hilal, tama? Opo. Buti ka yan, ibat ba? Sabi ko, saan nyo kinukuha yung pampacheck-up? Halimbawa, yung diaper, vitamins, pangkain. Yung ano po,
yung check-up po, hindi na po siya sine-check-up. Na, nakatira ka ba sa magulang? Opo, sa mama ko po. Sa bali magulang mo yung bumubuhay sa inyo? Opo. Anong balak ng lalaking to? Hindi ko po alam sa kanya. Hindi, hindi ka nagtatanong, siyempre. Paano, may anak na kayo? Mukhang wala siyang ano sa ganun. Ilang taon na ba? Ilang taon na ba yung lalaking yan? 21 po. Gago yun, ano? Nag-aaral ka ba na nabuntis ka? Hindi na po. Naglako na po. Ito kasi, ang hirap na rin. Mas madali magsisiyan pag ganito, kaya lang, wala na rin point eh. Mag-aaral na lang ako sa mga kabataan na kikinig ngayon, ha? Pinag-aaral kayo ng magulang ninyo, magtapos kayo. Right? Oo. Yung totoo, alam niyo, it will only make sense kapag pagdadaanan mo. Pag sinabi ng magulang na anak, yung love life, pag mong gaan seryosohin, makakapag-antayan balang araw, hindi sila nagbibiro. Totoo yan. Totoo yan, mga kaibigan. Ha? Oo. Anyways, at anong tanong mo sa akin? Ano po yung ano? Ano ang palitan ng dolyar? Ano ba? Hindi. Ano po yung pwede kang sabihin sa kanya para... Sabihin mo sa kanya, gago ka, tarantado ang lalaki ka, wala kang kasilbi-silbi, hinayupak ka, gunggong, dimunyito ka, may anak tayo, wala kang trabaho, anong talent mo? Hindi ba tumambay maghapon? Pisti ka. Sabihin mo sa sinabi ko sa kanya. Alam niyo mga kaibigan, wala talaga akong kahit katiting na amor sa mga lalaki babaya sa anak. Yung may obligasyon pero tambay pa din, yung hindi gumagawa ng paraan, wala akong kaamor-amor sa inyo. Kung hindi nga masama, mananapak ako ng mga lalaking ganyan. Yung trip-trip lang, sampalin ko kayo ng kombatsyos lahat, magising lang kayo. Diba? Ano meron, diba? I mean, ano, sasarap ka lang magaling, tarantado ka nga kayo. Hiyupa ka. Diba? Tapos may mga babaeng utu-utu naman, talaga, pananagutan mo ako pag nabuntis mo ako. Oo, oh, pananagutan ko ito, bari mo na yung panty mo. O, yan, o, oh, tanga. Yan eksena. Gusto talaga. Kinakausap pa ng magulang mo yan? Opo. Ano sabi? Ano, wala, di rin po siya pinapansin, pinapakailaman. Okay, may tanong ako, oh, ha, ganito, ano. Ano, real talk tayo, ha? So. Okay. Ikaw ba, ate, nakikita mo sarili mong tatanda kasama ng lalaki? Okay, ulit na. Hindi, ano ba number mo? Titext na lang kita. Sabi ko, nakikita mo ba yung sarili mo na tatanda kasama niya? Di po. Honestly, ate, I completely respect kung mahal mo yan, ano? Kasi ikaw yan, eh. Ikaw nakakaramdam yan, no? Apo. Pero ang sagot mo sa tanong ko ay hindi, ate. Ngayon pa lang tapusin mo na yan. And develop that your own life, ate, for better. Ako, mga kaibigan girls, di ba? Okay ka lang, ate. Diyan ka lang, ha? Hello? Po. Diyan ka lang. Magdidiskurso lang ako, ha? Sige po. Mga girls, ito, ano? Alright. Yung cute yung jowa, yung... na in love kayo kasi magandang lalaki, mabango lagi, hindi na mapaka-forma. Hello? Po. Huwag mong kainin yung telepono. Kasalita ako eh. Diba? Yung mga yan, ang galing magdota, diba, naka-motorsiklo ng naka-open pipe, maingay yung ano, tapos angkas ka ng angkas. Sorry mga kaibigan, at some point, real talk na lang tayo dito ha. Minsan yan, ay nako talaga, oo. May mga babae akong kilala, di ba, na yan ang basya ng cute sa kanila. Alright? Walang masama dyan, mga kaibigan. Di ba? Oh. Maybe this guy is just having fun and enjoying his life. Walang problema dyan. Pero tignan nyo kung ang ginajowa ninyo, ang dinadate ninyo, may long-term plan. Importante yan, mga. Balang araw, di ba, yung pagiging pogi niyan, di mo uulam yan, maniwala kayo sa akin. Diba, pag wala na madedi yung anak ninyo, kahit ano pa, kahit gaano katangos ng pisting ilong na yan, diba, kahit gaano ka-cute yan, pag wala kayo mapaden sa anak ninyo, wala, ay pusa, yung aanuhin yan. Ano pa po sa mga lalaki? Diba? Apo. Ate, kung ang sagot mo sa tanong ko, ate, ay
hindi mo naman nakikita ang sarili mo na tumanda kasama. Hiwalayan mo na. Ba't mo lang kakawenta-kawenta ng baturo? Ano sabi ng magulang niya? Hindi rin siya inaano? Hindi rin po. Anong ano yan? Nagiinom pa ba yan? Ganun? Inom po. Nag-iossi? Opo. Oh. Ang sarap ano ha? Ang sarap. Bangasan ng pagmumukha ng mga... Gigil talaga ako sa mga laki ganyan. Di ba? Mga pak ganun boys kayo. Di ba? Mga pag-iwalay ganyan. Tapusin mo na. Maniwala ka. 20 anos ka, di ba? Apo. May anak ka. Alam mo, Mau, if you start fixing your life today, di ba, ang haba pa ng panahon, maayos mo. It's never too late. If you start fixing yourself, di ba, and preparing for a better future para sa anak mo, at today, maganda maging kinabukasan mo. If you focus ate yung attention mo sa bagay na yun. Anong tinatulad na lalaki niyan? Alam mo, nakakatakot na part dito, Mau? Po. Mabubuntis ka na naman yun. Tumatawa ka pa, alam din mo ha. Hindi pa nadala? Nakaawa ko sa'yo, Mau. You deserve a better future. Apo. Hindi ka makakamit. You deserve a better future. Alam ko na, lalo sa mga makikipag-iwalay because their concern is future, mga kaibigan. Okay lang naman kung basihan mo to stay sa relasyon ay pag-ibig. Yun naman talaga dapat, mga kaibigan. Diba? But love can only take you so far. Diba? Love can only take you so far but not all the way. Andaan niya, mga kaibigan. Diba? Along the way, it needs to be coupled with sacrifice, hard work, dedication, mga kaibigan, to complete yung totoong idea ng pag-ibig. Ang pag-ibig, wala yan. It's just a raw emotion, mga kaibigan. After a while, pag nag-edad ka ng 30 at may anak ka, ate, ang pag-ibig ba na ang meaning sa'yo? Alright? May anak ka. Dapat nag-mature ka na. Apo. Alright? Apo. At parang awa mo na, ate, the next time you fall in love again with another guy, parang awa mo na, ha? Bago mo ibigay yung pin code ng panty mo, mag-isip ka naman, kaya kang buhayin, ha? Apo. Alright? Apo. Oo. Tukulong buhay ito. Salamat sa pasensya ka na. Sir, muna ang kitahan. Apo. Maliwanag. Makipag-iwalay ka na dyan. Rantado. Ano pangalan yan? First name? Niño po. Ha? Niño. Niño? Apo. Taga saan yan? Taga City Hall po. Ba't mayor ba siya? Ba't ano ka nila yan? Tama ba po? Ah, sa Libis. Apo, sa Libis. Lakas na mahirap. Apo. Mm, yung isa, dalawa, tatlong kanto pagka naman simbahan kulay asul. Apo. Ano mo? Totoo! Sa dingding na may nakalagay Santissima Trinidad. Tama, mali? Tama. Ano? Hindi ko ba alam itong mga to? Makipag-iwalay ka na, ate. Manakawa mo na. Unless baguhin niya sarili niya. Alam niyo, nung isang araw, ito, share ko lang sa'yo, ha, mama. I received a text, a PM, actually a message sa Twitter ko. Sabi niya, wala kang ibang ginawa ko, hindi magpayong maghiwalay, papadya. Real talk tayo mga kaibigan. Kung matino kang tao, anong ipapayo mo sa gantong caller? Yun totoo lang. Diba? Kasi kung may magpapayo sa kanya mga kaibigan ngayong araw na ito, na ituloy mo lang yan, sasampalin ko talaga. Di parang man tinapon yung kinabukasan niya itong anak niya. Kung ba pwedeng ma-improve. Unless, ate, baguhin ng lalaki niya sarili niya. Wala eh. Alam nyo, I am resigned to the fact, mga kaibigan, diba, to understanding the natures of guy or guys. Iba kayo mga laki. Pag nasanay kami, komportable kami, diba, naging komportable kami na pinababayaan mo kaming abusuhin, na wag magtrabaho, okay lang naman, diba, ganyan ang magiging lifestyle namin kasi ganyan ang mga lalaki. Ang time na abusada, abuso, mga kaibigan, lalaki nag-invento niyan. Pag pinamihasa mo kami, wala kang mabaguhin. At pinamihasa mo na siya ate for 2 years. Pasensya ka na ha. Yung wala nakikinig sa atin. Even if I tell you, di ba tonight that I'm wrong telling my caller na makipag-iwalay mga kaibigan, I could care less. If I can save, di ba, this girl, and at least may merong better future for her, I take the blame. Okay na ako dun.
So, ate, parang ako muna. 20 ka pa lang. Mahaba ang buhay pa, ate. Mapapaganda mo pa yung kinabukasan mo. Okay? Apo. Alright? Ihalik mo ko sa anak mo mamaya. Say hi to your ano. Ano ba yun? Babae lalaki anak mo? Babae po. Doton. Babae pa naman yan. Dapat nga, nagpupursige yung lalaki yan eh. Di ba? Yan ninyo na yun. Tarantado yan. Hayop yung piste na yun. May anak ka at ka magtrabaho. Di ba? Apo. Salamat sa pagtawag. Apo. Salamat din po. Salamat ka din. Tabla na ka na.